Same, same, pero iba. We are 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy, ang babaeng pink na pink. Talaga nga naman, napaka-pink. Ma-mink-mink. DJ Lindsay, good morning. Good morning, baby Toby. Uy, kamusta ka naman? Ay, okay naman so okay far. Naman. Alam mo, dapat naka-pink din dapat ako ngayon. Sayang naman. Kaso nga lang, naalala ko, napaka-init nga pala. Tapos, naiirita ako sa ganung klaseng tela kapag mainit. Ah, yung susuot mo dapat. Oo, kaya ayun, hindi ko na sinuot, di ba? Ah, okay lang yan. Kung saan mo feel, kung anong mo, makakapasaya sa'yo, yun yung gawin mo. So yun, ito nagpasaya sa akin ngayon, di ba? Naka-jacket ako, naka-hoodie ako, di ba? So hanggang mamaya ka naka-hoodie? Oo naman. Malamig naman doon malamig sa, naman kasi doon sa ano eh, sa kwarto, dito sa estasyon natin, sa booth natin mismo, di ba? Nakatapat pa nga sa atin yung aircon eh. Oo. Ang lamig-lamig par. Pero ngayon, kahapon sobrang lamig. At least nga ngayon, pinatay nila yung isa eh. Oo, ang sabi kasi dito, dapat isang aircon lang daw. Oo nga. Oo, kasi yung isa daw dapat eh, pinagpapahinga, di ba? Alam mo naman kasi, parang tao lang din naman kasi yan. Kapag palagi siyang nagtatrabaho, true, mapapagod din at masisira. True. Diba? Pero alam mo, yung aircon natin, parang tao din talaga, ha? O, bakit? Dala-dalawa, may reserva. Akala ko mahangin. Hindi. O, yung iba may reserva. Para kapag nagloko yung isa, meron pang gagamitin. Ay, hindi nagloko. Minsan ang nangyayari naman, no? Kapag ayaw na dun sa isa, etong isa naman ang pipiliin. Back burner, kumbaga. Ay! Ang taray nung back burner ka dyan. Ano yung back burner? Ang dami ng terminolohiya eh, di ba? Sige, na-expound mo na para sa mga Gen Z at mga millennial pala. Ang pagkakaintindi ko no, sa back burner, no, meron siyang, tawag dito, meron siyang kinakausap or ine-entertain. Oh. Pero meron pa siyang isa pa na ine-entertain din. So kapag hindi nag-work tong isa, dito siya ngayon sa isa. Ganon. Oh, wala namang masama doon, diba? Yun yung ano ko, ha? Pagkakaintindi ko, ha? Correct me if I'm wrong, no? Oo. Kasi hindi naman po ako Gen Z talaga, no? Gen Z ako, pero yung puso ko, millennial. Ah, okay. Oo, old soul. Pang matanda, ganon. Ang pagkakaintindi ko naman ng back burner, yung ano, backstabber. Ah, backstabber. Iba naman yun. Ay, ito ba yun? Sa relasyon po. Alayo. Yung backstabber, yun eh. Backstabber talaga, yun yung natawag dun. Okay. Ang dami na nga kasing terminologies na naiwindang na kami. Alam mo na ano ako, no? Na tag dito, na nagulat ako na meron na pala ngayong mga ganong terminolohiya. Like, for example, situationship. Diba? Meron na palang ganun. Ang alam ko lang, MU-MU dati. Hoy! Ang ibig sabihin ng back burner is when you put something on a back burner, you make it a low priority. Parang ganun niya. Tama. Yung isa, isa yung back burner niya. Oo, yung isa. Oo, kasi hindi niya priority. Tama na yung pagkakaano ko, ha? Tama, hindi niya priority yung isa. Oo, kasi meron siyang pinaprioritize na iba. Oo. Oo, di ba? Higher priority. O, tama lang ako. Sakit na manong back burner ka. Pero, alam mo, sa totoo lang, marami tayong mga panggang ganyan, ha? Oh, yun nga, daming mga ganun. Kasi nga naman, di ba, eto nauuso ngayon sa ano eh, sa mga kabataan eh, no? Di ba kaya ngayon, nagkaroon ng ano, ng mga, tag dito, ng mga terminolohiya about that, di ba? Back burner. At meron ba dyan yung breadcrumbing? Ayun nga, yung breadcrumbing. Please explain naman yung breadcrumbing. Breadcrumbing yung binibigyan ka lang ng ano, ng putyo-putyo na attention. Tulad ng salitang crumbs, di ba? Yung mga mumo lang yung binibigay sa'yo para ma-manipulate ka niya. Oh, sige. Alimbawa, quite example ha. Alimbawa, ako, may gusto ako sa'yo. Di ang tendency is, dahil may gusto ako sa'yo, maghihintay at maghihintay ako ng attention from you. Yes. Pero dahil alam mo na may gusto ako sa'yo, ibibigay mo lang sa akin konting attention. Enough patiting. Patiting para ma-hook ako sa'yo. Like for example, anong mga attention yun? Pag may message. Pag may message. Alimbawa, mag-message siya ngayon. Bukas hindi siya mag-message. Yan. Mga isang linggo siyang hindi mag-message, just mag-message ulit siya. Yan. So, yan. So, ano pang example? Ano ba? Wala na ako alam. Meron pa. Sige. Like for example, magre-react sa mga story mo, di ba? Ah, oo, yun. Ang tawag ko naman kasi doon, orbiting eh. Orbiting? Oo. Ano naman yung orbiting niyan? Ang dami. Ang dami talaga. Hindi yung tipong,
Yun, nakikita niya lahat ng post mo on SockMed. Nagre-react siya sa lahat ng post mo, pero pag minessage mo siya, hindi siya magre-reply. Ooh. Pero pag tinawagan mo siya, hindi siya nagre-reply. Pero nakikita niya lahat, nag-orbit siya sa'yo. Sa lahat-lahat? Lahat-lahat. Ang dami ng terminolohiya. True. Alam mo yung orbiting na yan, bago yan sa pandinig ko. Orbiting. Orbiting. Ano pang meron? Sige. Ano ba? Retroactive jealousy. Ano na naman yun? Pang matalino. Sorry na. Hindi. Retroactive jealousy is halimbawa, tayo, mag-jowa tayo. Tapos meron kang ex. Tapos ako, grabe yung selos ko sa ex mo. Okay. So, retroactive. Past mo na yon pero sobra pa rin yung pagsiselos ko sa kanya. Ah. Na tipong nagiging issue natin siya. Pero, alam mo, basically, jealousy lang yon. Pero retroactive dahil matagal na siya, past, thus the word retro, pero nakaka-apekto pa rin siya sa atin. Oh, ganun pala yun. Ano ulit yung ano dyan? Yung tawag dyan? Retroactive jealousy. Retroactive jealousy. Oo. Paano mo mamaya meron pang ano, intergalactic jealousy. Multiverse jealousy. Diba? Multiverse, diba? Mas malala pa yun. Oo, ay mga ganyan nga. Ito naman, micro-cheating. Ano kaibahan nun sa cheating mismo? Micro-cheating, syempre yan yung, with the word micro, para tayo nagre-report dito? Nakakaloka ka, Toby. Hindi kasi, ako ha, hindi naman talaga ako masyadong informed sa mga ganyang bagay, di ba? Since kahit na Gen Z nga ako, pusong millennial talaga ako. Hindi ako para sa mga ganyan. Pero so, kailangan mong ano? Ayun na. Para nga sa mga pangga natin din dyan na hindi alam yung mga ganyang terminolohiya, di ba? Para aware na rin sila na, andito pala ako sa mga gantong stage, di ba? Eksena, diba? Ganyan. Oo, gantong eksena. Nararamdaman ko pala siya. Oh. So, ano naman yung micro-cheating? Ang micro-cheating naman, yun yung hindi ka aware na cheating. Hindi ko alam kung hindi ka aware. Pero micro-cheating, halimbawa, may kachat ka. Mm-mm. Tapos, i-delete mo para hindi makita nung jowa mo. Oh. Yung maliliit na panloloko, maliliit na instances na feeling mo niloloko mo yung jowa mo. Okay. So, it means cheating pa rin. Cheating? Yung papunta na sa cheating. Oo, cheating. Iba pala yung cheating sa papunta pa lang. Ganun. Kasi feeling ko, kapag micro-cheating, cheating siya, pero hindi yung full-blown cheating. So, grabe naman talaga yung mga millennial, no? Hindi pa rin form of cheating yung ganun, yung dinidelete. Para saan cheating na yun? Cheating na yun. Diba? So, may micro pa rin. So, ibig sabihin, kapag micro-cheating, may chance pang maganda pa yung ginagawa niya. Okay pa yung ginagawa hindi, niya. Hindi, kasi cheating. Sorry na, mali ako dun sa part na yun. Cheating yun. Oh, cheating pa rin. Pero diba? Pwede kasing mag-end up yun sa malakihang cheating. Kasi nga micro. So, merong ano, macro-cheat. Macro-cheat! Ano? Di ba pwedeng cheating na lang din yun? Economics 101. Ano mo, dati nung high school ako, cheating no? Na, kapag nagdi-delete ka ng messages, no? Cheating na cheating agad. Cheating na yun. Diba? Kasi ano naman talaga dapat eh. Kapag nakikipag-usap ka sa iba, no? Tapos may sabihin na natin, naglalandian kayo, di ba? That's cheating, di ba? Tapos dinidelete mo para hindi malaman, di ba? Ayun, yun talaga cheating. Yes. Micro-cheating nga yun. Meron pang emotional cheating. Emotional cheating? Ano na naman yan? Emotions nga. Emotions, like for example, paano? Yung hindi mo pa siya ginagawa pero meron kang nararamdaman para dito sa taong to. Emotional cheating. Yung hindi mo pa, you're not doing anything para masupplement yung cheating. Uh-uh. Pero deep in your heart, alam mo na niloloko mo yung taong yun. Ah. Halimbawa, tayo, tapos mahal ko si Jimbo. Ay, wow. That's emotional cheating. Mahal mo si Jimbo. Pero wala akong ginagawa para para maging kami ni Jimbo or landiin si Jimbo, ha? Emotional cheating. So ako, nung nangyari sa akin yan, na micro-cheat ako, uh-oh, na emotional cheat ako, tapos na-cheat din ako, ganun. Naloko ka, basically. Na-define na kasi ngayon bawat ganap eh. Ang dami na. Diba, bawat bagay may definition na. Alam mo, ang hirap, no? Oo. Kapag nagkaroon ng exam sa mga ganitong bagay, wala akong masasagot. Ako, feeling ko marami akong masasagot. Ako, wala. Hilig ko yung mga ganyan, eh. Diba? Mm-hmm. So, ito pa, meron pa nag-comment. Love bombing. Love bombing. Ganito yan, kids. Naging professor pala. Hindi, ang love bombing naman, yung tipong sinashower ka ng, with the word bombing, diba? Talagang bultuhan ng pagmamahal. I-message kami no minuto, kikitain kami no minuto, re-regaluhan kami no minuto, tapos bomb. Bigla na lang nawawala. Oh, love bombing.
One good example is that, halimbawa, nag-break kayo ng jowa mo. Uh-huh. Tapos nagkabalikan kayo. Kabalikan. Ila-love bomb ka ng jowa mo para siyempre ma-fall ka ulit sa kanya. Ah, hanggang okay. Sa biglang mawala na lang yung love bombing na yon. Tapos, ano, hindi natin alam, magiging worse o magiging steady lang. Basta, alam yun, sobrang binabomb ka ng pagmamahal, ng attention, ng affection. So in short, pa-fall, ganun. Hindi ko ma... Ginagamit yan kapag mga pa-fall yung mga tao yung nagla-love bomb. Yung tipong mag-e-effort, di ba? Like for example, tawag dito, effortan ka ng mga bagay na gustong-gusto mo na magpapasaya sa'yo, di ba? Oo. Na magpapakilig sa'yo. Oo. Tapos, kinabukasan, wala na, ganun. Hindi. Hindi pa rin. For a short while, hindi man sa sobrang kinabukasan. So mga, like for example, one week, ganun. Love bombing. Ganun pala yun. Parang siyang bomb lang na sumabog bigla, tapos biglang nawala. Oo. Eto pa. Ang dami naman tanong. Gateway car. Ano? Gateway car. Getaway car? Ah, getaway pala. Ay, hindi ko pa na ano yan. Gateway tuloy. Nyog. Hindi ko pa yan na ano, na-encounter. Well, with the word getaway, baka ano lang, springboard. A springboard? Oo, scapegoat, ganyan. O eto, zombieing. Di, wala lang, walang feeling. With the word zombie, di ba? Ayaw nga, no? Zombieing, walang feelings. Walang feeling. Patay, dead kid. Eto, alam ko to. Andrew! Uy, sorry ha. Bakit Andrew? Dinamid yung pangalan mo para maging so, ano. So, ganun. Maging terminology ka. So, porkit dead kid si Andrew, ha? Ano yung manako? For example, dead kid, Andrew. Ah, si ano? Si Jimbo? Andrew yan eh. Ibig sabihin, dead kid. Ginawa mo naman ako. O bakit ano yung ginamit yung pangalan mo sa definition ng isang pangit na salamat characteristic? Na. Pero okay lang naman, no? Wala namang masama kung ano eh, kung dead kid ka eh. Mm-hmm. At least wala ka sa mga issue, wala kang alam sa mga surrounding mo, di ba? Para sa akin, okay yun, di ba? Wala kang stress sa buhay, panis. Mm. Oo, wala kang alam ng mga chismis, di ka nakikialam kahit kanino, yes, hindi ka na diba? Po-politika. O, eto pa, benching. Ano yung benching? Eh, di parang sa basketball. Reserva. Reserva. Parang yung tinatanong ko sa'yo kanina. Yung, alam ko yung tinanong ko sa'yo. Ewan ko sa'yo, nakalimutan ko na eh. Yun nga yung, wait. Basta bangko, ganun. Bangko, yun. Bangko. Yung tipong meron siyang first back five. Burner. Back burner. Parang ganun, ganun din. Okay. Ang dami-dami nyo naman yung mga, ano, mga term. Tapos, pare-paras lang naman. Oy, i-correct nyo kami kung mali yung mga sinasabi namin, ha? Eh, ghosting. Ayan, eto, maraming nakakalam na ito. Ghosting. Ako na mag-explain na. Go. Ghosting yung... Uy, kasi nakaka-relate siya. Uy, hindi. Ay, pala, sorry. Ghosting, ibig sabihin na ito, di ba? Bigla-bigla lang siyang nawawala, di ba? Like, for example, di ba? Magkausap kayo at napapunta na kayo sa rurok ng inyong relasyon. Mm-mm. Pero ngunit subalit at tapwat, no? Sa isang iglap, nawala na siya, hindi na siya nagre-reply. In short, no contact, no? Totoo. Pero alam mo, minsan yung ghosting, okay lang yan ha. Kasi ibig sabihin lang yan, baka nilalayo ko ng universe sa tao na hindi talaga dapat mapunta sa buhay mo. Mm-hmm. At ito ha, take note ha. Kapag hindi na siya nagre-reply, no, yun na mismo yung sign na ayaw niya sa'yo, di ba? No response is still a reply. Okay? Yes! Diba, no? I love that. Diba, no? I definitely Lara, love that. No? Oh, Andrew! No response is also a response. Yes. Oo. Matuto na kayo. Ha? Matuto na kayo. Mm-hmm. And don't be such an easy access. Ito pa, gaslighting. O, di ano, yung tipong pinapamukha niya na ikaw yung may kasalanan kahit na siya naman talaga yung may kasalanan. Ay, nako. One good example is, halimbawa, nabuhuli mo yung jowa mo na niloloko ka. Tapos, dininay niya ng dininay. Yan bang gusto mo? Gusto mo ba marinig na niloloko kita? Ikaw bahala. Ganyan. O anong gusto mo paniwalaan? Paniwalaan mo, basta ako wala akong ginagawang masama. Mm. Ikaw yung may kasalanan, di ba? Bakit ka ano, ganyan-ganto. Yung bigla na pupunta sa'yo yung ano, yung problema. Ang gaslighting din ba, yung tipong wala ka namang ginagawa pero sa isip niya, may ginagawa kang masama? Pwede. Pwede. Example. Please expound. Oh, kunwari ganito, no? Natulog ka lang. For 90 points. Professor talaga, no? Kunwari ganito, no? Natulog kang maayos, di ba? Natulog kang parang wala lang, no? Normal, di ba? Good night, whatsoever. Love you, keme-keme root, no? Then, pagkagising mo, di ba? Parang, hoy, ano naman to? Sino tong gintong ganyan? Di ba? Nakita ko, active ka. Di ba? Saan ka pumunta? Gintong ganyan. Umalis ka ba? Ay, nako. Wala, di talaga ako, di ka talaga mapagkakatiwalaan. Ganun. Pero natulog ka lang naman talaga. Hindi ba baliwang tawag doon? Siguro.
judger, ganyan. Ah, so good. Siguro kahit pa paano pwede siyang i-consider na gaslighter. Mm. Gaslighting. Yung tipong nagbibigay ka ng judgment sa bagay na hindi naman. Mm-mm. Tama ba? Sorry na. Hindi namin alam kung tama talaga yung mga sinasabi. Basta yun. Oo. Oo. Kasi naman, kasi kami, eto, boomer ka, di ba? Hoy, ako pala mukha ko. Excuse me naman sa'yo. Ano ka ba? Millennial tayo. Ah, millennial ka. Hindi ka na millennial, Gen Z. Hindi, Gen Z ako. Oo, 1997 Alpha. Ako eh. Alpha ka? Hindi, Gen Z ako. Basta Gen Z ako, ganun. Gen Z Alpha ka. Gen Z ako, kasi pero yung Gen Z Beta. Yung puso ko, millennial talaga. Millennial. Kasi lahat ng hilig ko pang millennial eh. Mm-mm. Ganun, dun yung kasi yung nakaano ko eh, nakagisnan ko eh. Wait, para lang sa kaalaman ng lahat, ang Gen Z ay defined as mga pinanganak ng Gen Z? Uh-oh. Alam ko 97, hindi. 97 or 96 yung simula nun. 97 to 2012. Ayun, no. Gen Z ako. Oo. Diba? Ito, boomers, 1955 to 1964. Sa boomer ka. Ang kapal ng mukha mo naman. Paano mo ako nawabastos ng ganyan, Toby? Siyempre. Kunti ba yung mukha? Patala tayo magkasama eh. Boomers yan, 1955 okay. to 1964. Mm. Gen X, 1965 to 1980. Mm. Gen X. So, saan dito si Pajak at saka si ano? Jimbo. Jimbo. Siyang si Kapitana. Boomer. Hoy! Pajak o! Hoy! Sorry po, Kapitano. Sorry po. Papa Jackson, sorry po. Ano, adlib-adlib lang po. Then millennials. Ah, sige, G. Pag daw 2000, ano? Eto. Then millennials, 1981 to 1996. Akala ko 92 to 96. So, yun pala. Ano ulit? 81 to 1996. Okay. Hindi ka sa ma'am, hindi ka naka isang kembot na lang. Pero siguro, dahil nga, ano, isang kembot na nga lang, no? 97 din naman ako, no? Kaya puso akong millennial. Kasi yung mga ate ko, isang taon na lang kasi. Oo, kasi ate ko kasi, millennial talaga. At yung mga kuya ko, no? Mm. Ayan, yun palaging ano nila, mga gusto nila, yun din yung nagugustuhan ko, no? So, ayun, pusong millennial. Oo, ganun. Kasi may mga nakikitaan ka eh, ng mga galawan. Gen Z, 1997 to 2012. Okay. Okay. Pero meron din tayong tinatawag na na? Gen Z Alpha. Gen Z Alpha. Covering those born between 2010 to 2024. Ooh, Gen Z Alpha. Gen Z Alpha in 2010 to 2024. Mm. Alam mo, nauso lang yan nung ano eh, nung time ng pandemic eh. Mm. Doon ko lang yan natutunan eh. Mm-mm. Mga Gen Z, mga millennial. No, dati naman, wala naman akong pakialam eh. Oo naman. Kapag bata ka, millennial ka, ganun. Ako wala nga akong alam talaga sa ganyan dati. Wala naman diba? Talagang ganyan dat. Nauso lang yan nung ano eh, nung pandemic talaga eh. Nung nag-lockdown, nung walang mapagtripan ng mga tao, no? Oo. So yung pinauso, yung Gen Z, mga ganyan. Though meron na siya dati, no? Pero hindi siya ganun ka-trend, di ba? Oo, hindi totoo. Siya ganun ka-issue, di ba? Oo. So yun pala, ang kasunod ng Gen Z Alpha ay Gen Z Beta, yung mga ipapanganak next year, hanggang 2039. Ooh, Gen Z Alpha. Oo. So feeling ko every 2039 minus 2025. Wow, calculator. Every 15 years, 14 to 15 nagpapalit. Years, nagpapalit, nagkakaroon ng categories. Diba? So ano kaya, no? In the near future, no? Kapag matatanda na tayo, di ba? Pag may mga grandchildren na tayo, no? Mm-hmm. Ano kaya tawag na sa atin? Doon sa kanila, no? Oo. So may Gen X, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, lahat. Ano kaya, no? Generation Putubongbong. Putubongbong. Uy. Ay, nako. So, anyway, mga pangga, ayan, sana may natutunan kayo sa amin, no? About sa mga kinemerot-kinemerot ng mga kabataan ngayon, no? Alam mo, magandang segment yan. Ano? What if yung mga bagong terminologies ngayon? Oo nga, no? Oo. O bukas, gawin kaya natin, no? Simulan natin. Ah. Ang alanganin mo na mamagsimula ng aba, syempre. O, di Monday. Ano ba Monday. Ngayon? Wednesday, Thursday? Monday na para di Friday na. Di Monday na. Monday na. Monday na. O, para makapagbangko tayo. Tinatamad ako mag-ano eh. Oo. Mag-research eh. Sige, ganyan. Diba? O, hindi naman kaya, no, mag-ano tayo, magpakonyo tayo. Oh, yeah. Monday, no? Oh, yeah. Gets kasi bad. May naisip nga ako, alam mo ba yung FOF? FOF? Oo, may term na ganun. FOF, friends. Friends of Friends. Ah, totoo, Diyos ko, mahina ako sa mga ganyan. May ginagamit na yung term na yan ngayon, ha? Alam mo, ang alam ko lang ng mga ganyan, OMG, oh, LOL, oh yun lang. Laugh out loud. Di ba, yun lang alam ko. Diyos ko, ang dami. TT in the morning. Oh, di ba? Oo. Oh, meron pa dito. Ano? IYKY, ano yun? Ha? Huh? Teka lang ah, hindi na kinakaya ng powers namin yan ah. IJBO. Ano yun? Ano yun? GTG, alam ko pa yun eh. Gotta go pa yun eh.
Ay, yung mga ganyang salita. Got to go. GTG. GTG, oo. BRP. BRB, be right back. Napag-aalaman yung mga gumamit ng... Teka, mag-ano muna tayo. Ibangko natin yan, okay? Ibangko natin yan. Ang tanda na naman ng mga BRB at saka ano. Sorry na naman, okay? AFK lang alam ko, BRB. Pasensya na, ha? NSL. LOL. Ano yun? Name, sex, location. Ay, di ko alam yun. Mga gumagamit ng mga chatroom dati. Eh, kasi hindi ko naman kasi ginagawa yun. Matino ako. No, lahat naman yun, dinaana. Ay, ako hindi. Weh. Ako hindi talaga. Kapag makikipag-chat ka dati, NSL, name, sex, location. Ah, dati. Mga anong year yan? 19? Uy. Si Master Toy na abutan yan. Ay, syempre. Si Master NSL, Toy. NSL, Master Toy. Mga chat room. Alam niyo yun? NSL? Chat room. Oh, di ba? Alam na alam. Name, sex, location. I know. Anyway, mga pangga, susunod na napaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liam. And of course, nakasama mo at nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ay pwedeng-pwede yung stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067, okay? Okay. So anyway, for our next song, para naman to sa mga na-ghost, no? Ay. Sabay-sabay tayong magmura. Diyos! Hoy! Here's a song from Juan Carlos titled Ere. Tumutok lang dito sa esasyong Same Same Pero... Iba, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Lahat ng pagmamahal at oras na...